Hello guys, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat guys. Ito tayo, traffic. O, saan nga ba nagmumula ang traffic dito sa may bayan ng Banga? Yan, titingnan natin kung saan nga ba nagmumula yung traffic. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sobrang traffic dito sa lugar na ito? Yan, punta natin. So matagal na itong ginagawa itong kalsada na to. So ilang buwan na hindi pa rin natatapos. So yan guys, dito nagbabara papuntang southbound, papuntang paluwas ng Maynila. Kung nakikita nyo yung rampahan na yan, kakatampak lang yan ulit. Noong Sabado, sobra pong napakalalim ng rampahan na yan. Yan. Kaya dyan pumabagal yung ano, yung daloy ng traffic sa rampahan na gumagawa dyan. Tapos, tingnan natin kung gaano kalayo na yung traffic na yan. So kanina, galing ako ng monumento, alas 4 ako bumiyahe, dapat alas 10 nakatatlo na ako. So nangyari, alas 10 dalawang biyahe lang nagawa ko, gawa nga ng dito sa traffic na to. Kanina malala talaga, sobrang traffic talaga, almost 1 hour and 45 minutes bago ka makalagpas dito sa lugar na to. So ayan, nung Sabado, kawawa yung mga estudyante kasi napaputik. Tapos sobrang kawawa yung mga estudyante kasi sobrang traffic. Tapos maputik. Ngayon natuyo na yung kalsada, no? Uy nga lang, kalaban lang na ano rito. Sobrang alikabok. Ayan, makikita nyo naman kung gaano ka ano yung alikabok. Kanina yung mga sakay ko papuntang SM, wala na, naglakad na dahil late na sila lahat. Natira sa pasahero ko dalawang senior at saka isang disabled, yung mga hindi namang ano bumaba na kasi nga sa sobrang traffic. Nalilate na sila kaya bumaba na lang. Pumunta doon sa kung saan sila makasakay na hindi na traffic. So yun guys, ito yung ginagawa sa lahat ng dadaan dito sa MacArthur Highway. Kung meron kayo alternatibong daan, huwag na kayong dumaan dito kasi sobrang traffic. So sa mga estudyante at mga commuters na nalilate, advice ko sa inyo agahan nyo o mas haba-haba nyo pa yung oras na ilaan nyo rito kasi mukhang medyo matagal-tagal pang gagawin itong kalsadang ito. Hindi alam din natin alam kung bakit napakatagal gawin. At napansin ko lang guys, pag Sabado Linggo walang gumagawa rito. Kaya ayun, hindi matapos-tapos yung ginagawa rito. So ito, dito tayo kanina sa parting ito sa may Banga. Ayan, nakikita nyo. Dito sa lugar na yan, napakaputik dyan nung Sabado kasi nga umulan. At ang daming estudyanteng na late, gawa ng sobrang traffic. Ayan. Nung Sabado, napakaputik dyan. Ayan, lugar na yan. Ayun, kanina, dinampakan na yan dyan. Kanina sobrang ano talaga dahil dyan pinadaan. Ayan, rampahan na yan. Ayan, ginagawa na lang ang bako. So, tawid tayo para makita natin yun. So, ayan. Ayan guys, dito kanina nabilaho yung bus. Kaya sobrang tagal. Ilang oras na nakaano yung bus dito. Ayan.
So yan guys, diyan pinadaan kanina yung bus kasi itong sa side na to, dito bumaon yung ano, yung bus. Almost kulang-kulang 2 oras bago tayo nakalagpas dito. Galing tayo ng monumento. Sa normal na oras, 1 oras lang dapat nandun na tayo sa destination natin kung saan tayo patungo. So yun yung ginagawa ngayon. Yan, ginagawa na. Ayun yung mga rampahan yun doon kanina. Sobrang ano na kanina yun doon, sobrang tara natin, para mas malapit. Yan. Gawa na. Yung mga galing ng monumento, ilang oras na yan dun. Titingnan natin kung ilang oras na yung silang na ano ron, na traffic dun sa lugar na yun. So yan guys, nakita nyo, tinampakan na. Na kanina, halos hindi makaahon yung jeep dyan dahil sa sobrang putik, sa sobrang nadurog na yung daan dyan kanina. So dito pinataan dito. Itong may piso na to kanina, dito pinataan. Doon yung sa may bakuna yun, doon nga kanina yung tinuro ko, meron nga bilahong bus doon, kaya ayun, natagalan yung busag ng traffic kasi one lane lang pa luwas at one lane lang pa Bulacan. Ayun guys, subukan natin tanungin yung ibang drivers dyan na kung gaano na nga pa katagal yung haba ng traffic dito sa Bangan na to. Ayan. Medyo piniso na kasi kanina. Piniso na yan. Medyo nakakaahon na ng ayos yung sasakyan. Kanina talagang durog na durog yan. Gawa nga ng naulanan noong Sabado. Kaya sobrang halos din na yung motorista. Halos din na makaahon. Hirap na sa pag-aahon dyan. Ayan. Kaya dito bumara kanina yung traffic. So, dito nagkaroon ng barado. Kaya naipon ang naipon. So, tingnan natin kung gaano nakahaba itong traffic na to. Ayan, punta natin. Ilang buwan na kasi itong ginagawa itong kalsada na to, hindi ko rin alam kung bakit, kung napakatagal nilang gawin. So ayan, subukan natin doon mamaya, kung subukan natin magtanong kung gaano na nga baka haba itong traffic na dinulot ng pagbara kanina ng isang bus na nabilaho doon sa ginawa na yon. So yun guys, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-share, mag-subscribe para updated tayo sa traffic. Sana meron tayong tayo sa ibang motorista kung saan, kung meron kayong ibang alternatibong daan, huwag na kayong magtangkad dumaan dito kasi ito yung bubungad sa inyo, traffic. Ayan, haba-haba yan. So ayan, dyan nag-i-interrupt din yung traffic sa yung pa northbound. Ito yung mga galing ng monumento, galing ng Valenzuela papuntang Bulacan. Ayan, itong sa side natin na to. Doon naman yung sa kabila, yun yung paluwas pa monumento. So medyo bumabara rin yun doon sa may kabila. Titingnan natin para makita nyo rin kung bakit tumahaba rin yung paluwas. Ito, mahaba na to yung galing ng monumento. Mahaba na. Magtanong tayo dun mamaya ng driver.
kung ilang oras na silang nakatingga doon. Ayan guys, punta natin doon. Nakaba na. Ay nako. Mga nakakausap kong tropang drivers, umiiyak na. Dahil sobrang traffic, wala lang kinikita. Doon na lang napupunta sa ano, pang diesel nila, no. So, imbis na dati nagkagawa nila 5-6 na biyahe, eh tatlo, dalawang biyahe na lang nagkagawa. Kasi nga, dito pumapatak na minsan na 4 na oras balikan. So, siyempre, pag dalawang biyahe, 8 hours, wala na. Abunado lagi sa ano, abunado sa diesel or abunado sa boundary yung mga tropa nating driver. So, ayan, tanungin natin yung ano. Ah, sir, gaano ka ba traffic? Aba, Tandulo. Tandulo? Ayun. Hindi sinabi kung saan lang kaysa yung ano, yung traffic. Hindi sinabi sa ating yung ano, nahiya. So, titingnan natin kung hanggang saan nga ba talaga ang traffic na to. At kung ilang oras na silang nakabuntot sa traffic na to na ginawa to. So, yun guys, merong gumagawa naman. Parang naglalagay yata ng espalto. Subukan natin tanungin kung kailan ba may deadline ba itong natapos. Kailan ba sinimulan itong construction na ito. Kasi umiiyak na yung mga driver eh. Wala nang kinikita. Doon na lang napupunta sa ano. Doon lang napupunta sa diesel. Kasi ubos lagi doon sa oras. So subukan natin tanungin yung mga tropa natin gumagawa rito. Boss, pwede magtanong. Kailan inumpisan tong ano na to, yung construction dito? July po. July. Ah, basta July. Okay. May ano ba? May deadline ba to kung kailan matapos? Ang target nito po, July din ba? 1 year po eh. Ah, 1 year yung target nila. Oh. So July, so may ilang buwan pa. Okay, okay, salamat. So, yun guys, July daw. July daw yung inumpisan. July daw inumpisan yung ano, yung paggawa nito. So, isang taon daw. So, it means July din matatapos. So, matagal-tagal pa pala ito. Vlog! So, yun guys. July daw. Ayon sa natanong natin. So, ito. Kahabaan na ito. Paluwas. Medyo mahaba rin ito. Nag-i-interrupt din doon. Doon nga sa may banga. Tapos dati dito pinapababa. Ito, ito pababa na ito. Ayan. So tapos doon na ulit yung palabas. Kamila kasi putol-putol nga yung gawa. Ako kasi ako sa Makto eh. Pwede bang gumanyan dyan? Hindi, talagang iikot ako na. Iikot ako doon. Wala sir eh. Saga ko. Gano'n ka ba traffic? Ha? Subscribe mo, pre! So, yun guys. Mahaba daw yung traffic. So, yun, sa mga motoristang dadaan dito, sakaling mapadaan kayo rito, eh, yun. Ito yung madadatnan yung traffic. Haba, magkabo. So kung meron kayong alternatibong daan, eh maghanap na kayo ng ibang daan.
Kasi dito, ayan, nakikita nyo naman, sobrang traffic talaga. So, Alikabok. So, yun lang guys. Sana nakatulong yung video ko na to. Marami pa tayong gagawing vlogs. So, yun. Huwag nyo kalimutan mag-comment at mag-share. At mag-subscribe na rin para updated tayo sa mga video natin gagawin. Tungkol ito lahat sa road safety. Yun, so salamat. Magandang tanghali sa inyo lahat.